Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatangal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. At narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwento tungkol kay Pablo, ang batang albularyo. Matapos ngang maipagbigay alam ng kanilang punong guro kay Pablo ang ukol sa lumalaganap na pangangalap ng mga mag-aaral sa kanilang paaralan upang sumapi sa isang samahan, ay naging mapagmasid si Pablo at kanyang ang napansin ang pag-uumpukan ng ilang mga mag-aaral nung sila ay papauwi na. Nagpaalam si Pablo kay Femia kung maaari ba niya itong ihatid. Tutal naman ay malapit lang sa kalsada ang bahay nito na kanyang dinaraanan pauwi. Napumayag naman ang dalaga. Kaya ikinatuwa iyon ni Pablo. Sa daan ay masaya silang nagkukwentuhan nang muli niyang makita ang mga kabinataang tumambang sa kanya noong nakaraan. Agad siyang nakaramdam ng pag-aalala, hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Femia. Nang mapansin sila ng mga kabinataang nag-aabang sa kanya, ay mabilis nang nagsikilos ang mga ito, na walang anumang hudyat na sumugod ang mga ito papalapit sa kinaroroonan nila. Sinabihan ni Pablo si Femia na umawak sa kanyang kamay at wag na wag bibitiw. Lumihis sila ng daan at tinahak nila ang masukal na bahagi sa gilid. Na nang sumunod na ang mga kabinataan ay nagtaka ang mga ito pagkat bigla silang naglaho. Sumigaw ang anak ng mambabarang na hanapin silang mabuti pagkat di pa raw sila nakakalayo. Na si Femia naman ay walang kaalam-alam na sila ay hindi na nakikita ng mga ito. Ngunit may pagtataka na sa kanyang isipan. Dahil nakikita niyang malino ang mga ito, ngunit ang mga kabinataan ay tila bulag na hinahanap sila. Lumakad pa silang palayo sa mga ito at pagdakay bumalik na silang muli sa daanan. At nagpatuloy ng binaybay ang daan papunta sa bahay nila Femia. Nang masapit nila ang bahay ng dalaga, ay humingi si Pablo ng paumanhin dito at agad nang nagpaalam pagkat sigurado na namang may mga naghihintay sa kanya sa kanilang bahay. Nang tinatahak na ni Pablo ang daan pauwi, malayo pa siya sa puno ng mga kawayan, ay nakita na niyang naroon ang kanyang kaibigang Engkanto. Nang makalapit siya rito, ay agad na may ibinulong sa kanya at magkasabay na silang lumakad papunta sa kanilang tahanan. Pagdating ni Pablo sa kanila ay nagalak ang mga tao sa kanyang pagdating. Sinimulan na niya kaagad ang gamutan matapos maibaba ang kanyang mga gamit. Mabilis niyang natapos ang gamutang iyon dahil na rin sa tulong ng kanyang kaibigan at hindi gaanong komplikado ang mga iniindang karamdaman ng mga nagpagamot sa kanya. Nagtaka naman ang kanyang ina nang makita na hindi siya nagpahinga matapos ang panggagamot. Sa halip ay napansin siya nito na naghanda na tila aalis. Kaya tinanong siya nito. Sinabi naman niyang may pupuntahan lamang siya. Agad na nabakas ni Pablo ang pag-aalala sa mukha ng kanyang ina. Kaya sinabi niya ditong mag-iingat naman siya. Kaya kanya na lamang ipanatag ang kalooban. Matapos na makapaghanda at mahalikan sa noo ang kanyang ina, ay nagpaalam na si Pablo sa kanila. At kanila nang tinahak ang daan. May kalayuan ang kanilang pupuntahan mula sa bahay nila Pablo.
Nang masapit nila ang isang maliit na batis sa paanan ng bundok, ay di na nila binaybay pa ang daan. At kanila nang tinahak ang masukal na kagubatan upang mas madali nilang marating ang kanilang paroroonan at makaiwas na rin sa mga taong maaari nilang makasalubong kung ipagpapatuloy nila na sa daan maglakad. At tiyak na magtatanong pa ang mga ito kung saan ang kanyang punta. Na kaya nila iyon pupuntahan ay dahil tungkol doon ang ibinulong ng kanyang kaibigan kay Pablo. Matapos ang mahigit na isang oras na paglalakad, ay sinenyasan siya ng kanyang kaibigan na malapit na sila. Kaya nagdahan-dahan na lamang siya sa kanyang ginagawang paglakad. At napansin niya ang liwanag na nagmumula sa isang bahagi ng kagubatan. At nang malapit na sila sa liwanag na iyon, ay agad siyang dumapa upang walang makapansin sa kanya. At sinilip niya iyon. Nagulat pa si Pablo nang bumulaga sa kanya ang kalipunan ng mga taong naroon na nakasuot ang mga ito ng mga mahabang damit na kulay puti at may mga suot na kwintas na ang karamihan sa mga taong naroon ay kanyang mga namumukhaan. Iyon pala ay pagtitipon ng isang kulto na mas ikinagulat pa ni Pablo ang kanyang mga natuklasan nang manatili pa siya ng ilang sandali upang pagmasdan ang kanilang mga ginagawang ritual na nang habang nakaluhod ang mga miyembro nito sa lupa na nakayuko, ang lalaki naman sa kanilang harapan na nakatayo na sa tingin niya ay siyang pinaka-leader ng grupo ay biglang humarap na nakataas ang mga kamay at may inuusal. Hindi maaaring magkamali si Pablo. Nagulat siya pagkat iyon ay si Mang Ando. Matapos niyang masaksihan iyon ay nagpa siya na muna siyang umalis at iwan na muna ang mga ito pagkat di pa malinaw sa kanya kung ano ang kanyang pwedeng gawin upang masawata ang ginagawa ng kulto. Mabilis na nilang tinahak ang kanilang dinaanan pabalik ng kaibigan niyang Engkanto. Nagpasalamat siya dito dahil sa ibinahagi sa kanyang impormasyon tungkol sa ginagawang pagtitipon na iyon ng samahan. Mag-aalauna na ng madaling araw nang kanyang masapit ang kanilang tahanan. Pinagbuksan siya ng kanyang ate Rosie na matyagang naghihintay pala sa kanya. Nang nakahiga na siya, ay di agad nakatulog si Pablo pagkat kanyang iniisip kung ano ang pinakamabuting gawin upang mapigilan ang kulto. Kinabukasan, nang nasa paaralan na siya, ay kanyang tinungo ang opisina ng kanilang punong guro at sinabi niya dito ang kanyang mga natuklasan na nagulat pa ito nang malaman na kabahagi pala dito si Mang Ando na hindi lamang ito karaniwang kaanib kundi siya pa pala ang tumatayong leader ng samahan. Kaya laking pasasalamat ng punong guro kay Pablo. Sinabi pa nito na kanilang pag-aaralan kung ano ang pinakamainam na gawin upang matigil na ang kulto na iyon. Lalo na sa patuloy na pangangalap ng mga ito ng kanilang magiging kasapi na ang kanilang mga mag-aaral ang pangunahing pinupuntirya ng mga ito. Matapos iyon ay nagpaalam na si Pablo upang bumalik na sa kanyang silid-aralan. Noong tanghali ay magkasabay na muling kumain sina Pablo at Temia sa paborito nilang lamesa nang biglang lumapit si Mang Ando. Kaya agad na tinanong ito ni Pablo kung di pa ba niya tapos na kumpunihin ang lamesa. Sinikap niyang hindi ipahalata dito ang kanyang nalalaman ukol sa kanilang organisasyon. Sumagot naman ito at sinabing tapos na niyang gawin ang lamesa. Lumapit di umano ito upang may itanong sa kanya na panandali ang nakapagpatigil iyon kay Pablo. Mabilis na kumabog ang kanyang dibdib pagkat napaisip siya
kung tungkol saan ang itatanong nito sa kanya. Narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwento sa buhay ni Pablo, ang batang albularyo. Noong sila ay kasalukuyang kumakain ng tanghalian sa paborito nilang lamesa, ay biglang lumapit si Mang Ando at kinausap si Pablo. Sinabi nito na may nais siyang itanong sa binata, na dahil doon ay panandali ang natigilan naman si Pablo. Kaya sinabi ni Pablo kay Mang Ando kung ano iyon at kung tungkol saan. Sumagot si Mang Ando at sinabi sa kanya na kung anong oras daw karaniwang natatapos siya sa kanyang panggagamot. Magalang na sumagot si Pablo at sinabing kadalasan ay alas 9 na ng gabi. Tumangu-tangu naman si Mang Ando na ipinapahiwatig na kanyang naintindihan at nasagot ang kanyang tanong. Pagkatapos noon ay umalis na ito. Napaisip naman si Pablo kung bakit biglang naging interesado ito tungkol sa oras ng kanyang panggagamot. Kinahapunan, nang uwian na nila Pablo, ay nakita niyang nasa labas na ng paaralan nag-aabang ang anak ng mambabarang at mga kasama nito. Pasimpleng sinabihan ni Pablo si Femia na humawak sa kanya. Ilang sandali lang ay dumaan silang dalawa sa harapan ng mga nag-aabang sa kanila. Nabahagya pang pinipigilan ni Femia si Pablo pagkat nakaramdam ito ng takot dahil sa may hawak na mga pamalo ang mga ito. Ngunit nagpatuloy lamang si Pablo kaya wala nang nagawa pa si Femia kundi ang sumunod dito. Nanabuo na ng tuluyan ang kanyang hinala na ginagamitan ito ng angking kakayahan ni Pablo pagkat sa ikalawang pagkakataon ay napansin niyang hindi sila nakikita ng mga ito. Gayong sa harapan nila sila mismo dumaan, ngunit wala man lang reaksyon ang mga ito na patuloy lamang na nag-uusap na kanila pang sinabi ang mga gagawin kay Pablo pagka nakita at nahuli nila ito. Naimpit namang natawa si Femia pagkat ang pinag-uusapan nila ay dumaan lamang sa kanilang harapan. Nang marating nila ang bahay nila Femia, ay naabutan nila ang lola nito na nagwawalis sa kanilang bakuran. Agad na bumati si Pablo dito ng magandang hapon. At nang makapasok na si Femia sa kanilang bakuran, ay nagpaalam na si Pablo. Tulad ng nakagawian, ay nanggamot si Pablo nung gabi na iyon. Lumipas ang halos isang linggo, patuloy na nakikita ni Pablo ang ginagawang pangungumbinsi at pag-aaya ng mga kasapi ng samahan sa mga mag-aaral sa kanilang paaralan. Nagtaka siya kung bakit parang walang ginagawang aksyon ang kanilang paaralan, gayong naipagbigay alam na niya sa kanilang punong guro kung saan nagpupulong ang mga ito at kung sino ang tumatayong leader. Kaya naisipan ni Pablo na muling bumalik sa opisina ng kanilang punong guro upang makausap niya ito. Nang makaharap niya ito ay sinabi nito kay Pablo na kanya nang naipaalam sa pulisya ang ukol sa bagay na iyon at hinihintay na lamang niya ang gagawing sunod na aksyon ng mga ito. Dahil doon ay natuwa naman si Pablo at gumaan ang pakiramdam. Nagpaalam na siya sa punong guro at bumalik na sa kanilang silid-aralan. Nang uwian na, ay muli niyang inihatid si Femia sa bahay nito at agad nang umuwi sa kanila upang gampanan naman ang kanyang tungkulin sa mga kababayan nilang nangangailangan ng kanyang tulong. Kinagabihan nung araw ding iyon, ay napagpasyahan niyang balikan ang lugar
ng pinagpupulungan ng kulto. Ngunit kapwa sila nagulat at lubos na nagtaka nang wala silang madat nandoon ng kaibigan niyang Engkanto. Kaya tinawag pa niya ang isang kaibigan at humingi ng tulong dito. Kanya itong tinanong kung may nalalaman siya ukol sa kalipunan ng mga taong nagsasagawa ng ritual sa kagubatan. Nagpaalam itong sandali kay Pablo at bigla itong naglaho. Maya-maya ay muli itong nagpakita at sinabing may nakapagsabi sa kanya kung saan na nagtatagpo ang mga ito. Matapos malaman ni Pablo iyon, ay agad nilang pinuntahan ang sinasabing lugar. At tama nga ang sinabi ng isa niyang kaibigan na Engkanto pagkat naroon ang mga ito at muli nagsasagawa ng mga makademonyong ritual. Aalis na sana sila Pablo nang biglang nakita niyang may binubuhat na isang tao ang mga ito mula sa kubong naroon at inilapag iyon sa mahabang mesa na yari sa kawayan. Nakabalot ito ng puting tela na tila wala itong malay. Ilang sandali pa ay nakita niya si Mang Ando na lumapit doon sa mesa kung saan naroon ang babae at may hawak itong patalim. Inalis nito ang pagkakabalot ng tela at tumambad ang hubad na katawan ng babae. Wala itong anumang saplot sa kanyang katawan. Kasabay noon ay lumuhod at yumuko sa lupa ang mga kaanib nito. Iniangat naman ni Mang Ando ang kanyang kamay at umusal ng mga di karaniwang kataga na ayon kay Pablo, iyon ay mga salita ng pagpupuri sa Diablo na kanilang iniaalay ang babae at kapalit noon ay hinihiling nilang magtaglay sila ng kapangyarihan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Pablo. Nais niyang tulungan ang babae mula sa nakaambang panganib na naghihintay dito. Sinabihan ni Pablo ang kanyang mga kaibigan na tulungan siya at mabilis niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Hinawakan niya ang medalyon at agad na naglaho. Mabilis na tinungo ni Pablo ang kinaroroonan ng babae at ni Mang Ando. Habang mabilis siyang lumalapit ay sinabayan na niya iyon ng pag-usal at agad na ikinumpas ang kanyang mga kamay. At nang sapat na ang kanyang distansya mula kay Mang Ando ay mabilis niyang iginawad iyon. Ngunit laking gulat niya nang maiwasan iyon ni Mang Ando at nakatawag ng pansin iyon sa mga kaanib ng kulto. Kasunod noon ay dumampot si Mang Ando ng abo na malapit roon mula sa pinagsigaan at sinaboy niya iyon kay Pablo. Kumapit ang abo sa kanyang mga braso na ang iba pa nga nito ay napunta sa kanyang mukha. Dahilan para malaman at makita maging ng mga kasapi kung nasaan siya. Mabilis na kumilos ang mga ito at sumugod sa kinaroroonan niya. Dahil sa dami ng mga ito ay mabilis siyang nahuli nang magkakasabay siyang dumugi nila. Na nanghawak na siya ng mga ito ay nabigla na lamang si Pablo at impit na napabulalas nang maramdaman niyang bumaon ang isang matalim na kutsilyo sa kanyang likuran nang itarak iyon ni Mang Ando na mabilis iyong hinugot at makailang ulit pang itinusok ang patalim na iyon sa kanyang likuran. Binitiwan lamang siya ng mga kaanib na humahawak sa kanya nang maramdaman nilang wala na siyang buhay at bumagsak ang katawan ni Pablo sa lupa na naliligo sa sarili nitong dugo. Na napabalikwas naman ang kanyang inang nasa kanilang bahay na napasigaw ito
ng ubod lakas. Nang imulat ni Pablo ang kanyang mga mata, ay nagimbal siya sa pangitaing iyon na kanyang namalas. Agad niyang nasabi sa sarili na kailangan niyang umisip ng ibang paraan pagkat di niya maaatim na iwan ang babae, lalo pat malinaw na at sigurado ang masaklap na kahihinatnan nito na tiyak ang malagim na sasapitin sa kamay ng lihim na samahang iyon. Nakita pa ni Pablo na may ipinapahid sa katawan ng babae na isang pulang likido. Di niya matiyak kung ano iyon, pero malakas ang kutob niyang iyon ay dugo. Kung sa tao o hayop ay di niya matukoy. Mabilis nang kumilos si Pablo pagkat nararamdaman niyang wala nang natitirang sapat na panahon. Dahan-dahan siyang umikot at pinuntahan ang mga kubo. Hinawakan niya ang kanyang medalyon at agad na naglaho. Iniwasan niya na masakop at maabot ng paningin ni Mang Ando pagkat nalaman niyang may kakayahan pala itong makakita kahit na gumamit siya ng pambulag. Dumampot si Pablo ng isang panggatong na nang mahawakan niya ito ay agad ding naglaho. Matapos iyon ay mabilis niyang sinindihang lahat ng magkakasunod ang anim na kubo. Dagli ang nagliyab ang mga ito. Napansin naman agad iyon ng mga naroon kung kaya't nakapagdulot ito ng pagkataranta sa kanila na maging si Mang Ando ay natigilan at agad na humagilap ng maaari niyang ipang-apula sa apoy habang patuloy siya nag-uutos sa kanyang mga kaanib. Sinamantala naman iyon ni Pablo. Sinabihan na niya ang kanyang mga kaibigan na tulungan siyang buhatin ang dalaga. Muli niyang itinakip ang tela sa hubad na katawan nito. Na nang mahawakan niya ito ay bigla na rin naglaho. Mabilis nilang nilisan ang lugar na walang kamalay-malay sila Mang Ando na kanila nang itinatakas ang babae. Dahil na rin sa abalang-abala sila na apulahin ang apoy na naglalagablap nilang mga kubo na nabuhos na lahat ang kanilang atensyon doon. Nang iba ay nakita pa niyang natataranta na inilalabas ang mga gamit mula roon. Matagumpay nilang nailayo ang dalaga mula sa tiyak na pagkapahamak nito. Nang malayo na sila at sigurado na silang walang sumusunod, ay ibinaba na nila ang babae at ginamot na sandali iyon ni Pablo upang bumalik ang ulirat nito. Madaling araw na nang sapitin nila Pablo ang kanilang tahanan, na nagising ang kanyang ina at mga kapatid sa kanyang pagdating. Na nakita ni Pablo ang lubos na pag-aalala sa mukha ng kanyang mga mahal sa buhay, lalo na ang kanyang ina. Nagmano siya rito at sinabing huwag nang mag-alala. Iginawad naman ng kanyang ina ang basbas matapos niyang makapagmano. Na nagtaka naman ang mga ito kung sino ang babaeng kasama nila. Kaya agad nilang tinanong si Pablo. Naupo si Pablo at ikinuwento sa kanila ang lahat. Sinabi ni Pablo sa babae na huwag niyang sasabihin na siya ang nagligtas sa kanya. Ipinaliwanag niya dito na nakikilala siya ng karamihan nakasapi sa lihim na samahang iyon, lalo na ang tumatayong pinakalider. Kaya ipinaunawa niya sa dalaga na luba siya nag-aalala para sa kanyang mga mahal sa buhay, na naintindihan naman ng dalaga ang lahat na tinuran ni Pablo sa kanya. Napag-alaman nilang taga-kabilang bayan pala ang babae, na ang natatandaan lamang umano nito
ay may dumaan sa kanilang bahay na nataong nag-iisa lamang siya. Nagtanong lamang daw ang mga ito sa kanya. At matapos iyon, ay wala na siyang iba pang natatandaan. Kinaumagahan, ay hindi nagawang makapasok ni Pablo. Kasama ang kanyang ate Rosie, ay inihatid nila ang babae sa bahay nito sa kabilang bayan. Matapos nilang maihatid ang dalaga, ay nagsabi si Pablo sa kanyang ate Rosie na kung maaari ay dumaan sila sa kanilang paaralan, na agad namang naintindihan ng nakatatandang kapatid kung bakit. Na kanya pang binuska ito at sinabing binata na raw talaga ang kanilang bunsong kapatid. Na pumayag na rin ang kanyang ate Rosie dahil sa layo ng kanilang nilakad. Nang ihatid ang babae, ay di na sila maghihintay ng matagal pagkat patapos na rin ang klase at mag-uuwian na. Nang nasa labas na sila ng paaralan, ay ilang minuto lamang silang naghintay at nakita na nilang papalabas na si Femia. Na nakita ni Pablong lumitaw kaagad ang isang matamis na ngiti mula sa labi nito nang sila ay makita. Na dahil doon ay halos abot naman sa magkabilang tenga ang naitugon ng ngiti ni Pablo sa dalaga. Nang ganap ng makalapit ito sa kanilang magkapatid, ay agad nitong tinanong si Pablo kung bakit hindi nakapasok. Agad namang sinabi ni Pablo ang dahilan na pinangakuan ang dalaga na kanyang ikukwento na lang sa kanya ang buong nangyari sa ibang pagkakataon. Nang magkakasama na silang naglalakad, ay masaya silang nagkukwentuhan. Nang bigla na lamang silang nagulat pagkat mula sa gilid ng daan ay sumulpot ang anak ng mambabarang at ang mga kasamahan nito. Na tinamaan kaagad si Pablo ng isang malakas na hampas sa likurang bahagi ng kanyang kanang balikat at malakas na tadyak. Dahilan para gumulong ito sa kabilang gilid ng daan na mas mababa ang lupa. Nakita ni Pablo na nagpupumigla si Femia at nasasaktan na ito habang hinahawakan ng dalawa. Samantalang ang kanyang ate naman ay ginantihan ng suntok ng anak ng mambabarang nang hampasin ito ni Rosie. Kitang-kita ang matinding galit sa anak ng mambabarang na sinabi nitong alam niya ang tunay na nangyari, na ibinulong pala dito ng kanyang ina kung sino ang nakatapat niya bago ito tuluyang malagutan ng hininga. Na bumaling pa ito kay Femia at sinabing ito pala ang dahilan kung bakit ibinasura mo ako, na ang kanyang tinutukoy ay si Pablo. Mabilis itong lumapit kay Pablo kasama ang dalawa pa. Iniangat ng mga ito ang dalang pamalo, samantalang ang anak naman ng mambabarang ay agad na hinugot ang itak at kumintab ang talim nito nang kanya rin iyong iangat upang tagain si Pablo. Dahil doon ay napasigaw ng malakas sina Femia at Rosie. Narito na po ang pagpapatuloy ng atin pong kwento tungkol kay Pablo. Habang magkakasama naglalakad, ay muling tinambangan sila Pablo ng anak ng mambabarang at mga kasama nito. Nagulat sila nang bigla na lamang sumulpot ang mga ito na nagtatago pala sa masukal na bahagi ng gilid ng daan. Habang nakahiga si Pablo sa lupa, bunga ng pagkakahampas at pagkakasipa, ay nilapitan siya ng anak ng mambabarang kasama ang dalawa pa. Hahampasin na si Pablo ng dalawa, hawak ang kahoy
Ang anak naman ng mambabarang na si Ruben ay iniangat na ang kanyang itak na kumintab pa ang talim nito. Kaya napasigaw sina Pemia at Rosie. At sabay-sabay nilang iginawad iyon kay Pablo. Ngunit nagulat sila pagkat mabilis na naglaho si Pablo na tumamang lahat sa lupa ang kanilang kahoy at itak. Nagpalingalinga ang mga ito. Ilang saglit pa ay napansin naman nilang may kung anong pwersa ang umatake sa iba pa nilang kasamahan. At isa-isang tumilapon ang mga ito. Kaya nabitiwan na rin nila si Pemia. At dala na rin ng galit na nararamdaman ni Pablo bunga ng pananakit ng mga ito kina Pemia at Rosie. Ay di na rin niya napigilan pa ang kanyang sarili. Magkakasunod na sipa at suntok ang tinamo ng mga ito mula sa kanya. Na dahil doon ay tumakbo na ang iba na nahintakutan. Samantala, ang tatlong lumapit sa kanya ay muli niyang binalikan at pinalasap din niya sa mga ito ang pananakit na kanilang ginawa. Na ang dalawang natitirang kasama ni Ruben ay nanakbo na rin, na naiwang nag-iisa na lamang ito. Galit na galit naman itong tinakbo ang kinaroroonan ni Pemia at Rosie. Iniangat nito ang kanyang itak at sumigaw ng malakas. Dahil doon ay wala nang nagawa pa si Pablo. Mabilis siyang umusal at agad na ikinumpas ang kanyang kamay. At nasundan iyon ng malakas na sigaw ni Ruben, bunga ng pagkakatama nito sa kanyang kamay, na agad niyang nabitawan ang hawak na itak at kasabay na bumagsak sa lupa ang isang daliri nito. Mabilis na hinawakan ng isang kamay ni Ruben ang napinsalang daliri nito upang paimpitin ang pagdurugo noon. At mabilis na itong tumakbo na habang lumalayo ay panay ang pagmumura nito at pagbabanta. Di nagtagal ay nakita na nila Pemia at Rosie si Pablo. Dinampot ni Pablo ang itak ni Ruben nang biglang may sumagi sa kanyang isipan. Nakita niya si Ruben at mga kasama nito na nagkakatipon sa bahay ng mambabarang at may dumating na isang lalaki. Ngunit di pa malinaw sa kanyang pangitain kung sino ito. Nang imulat ni Pablo ang kanyang mga mata, ay agad niyang kinamusta ang kanyang ate at si Pemia. Muli siyang humingi ng paumanhin dito. Nabakas na bakas sa dalawa ang pag-aalala para kay Pablo. Na nung huli ay nangiti pa si Rosie dahil sa naramdaman niya ang damdamin ni Pemia para sa kapatid. Magkasama nilang hinatid si Pemia sa kanilang bahay at umuwi na rin sila. Sa daan ay biglang napabulala si Rosie nang makita sa gilid ang isang matandang babae. Agad nila itong nilapitan ni Pablo. Wala itong malay, kaya inilabas ni Pablo ang botelya ng langis at kanyang pinahiran at ginamot ito. Ilang sandali lang ay iminulat nito ang kanyang mga mata. Tinanong ni Pablo ang babae kung taga saan ito. Sinabi niyang may humahabol di umano sa kanya. Mabilis nila itong inalalayan at isinama na sa kanila. Sinabi ng matandang babae na magmadali sila pagkat magdidilim na. Pagdating nila sa kanilang bahay ay nagtaka sila Nika kung sino ang kasama nila Pablo. Agad na sinabi ni Pablo na kanila na munang asikasuhin ang matandang babae. At muling ginampanan ni Pablo ang kanyang tungkulin sa mga kababayang naroon upang magpagamot. Nang matapos ang gamutan ay nagpasya na silang kumain ng hapunan.
sinikap nilang gisingin ang matandang babae pagkat nakatulog na muli ito. Ngunit tila pagal na pagal ang katawan nito na mahimbing ang pagkakatulog, kung kaya't hinayaan na lamang muna nila na makapagpahinga ang babae. Nang bigla na lamang silang nakarinig ng mga kaluskos sa labas ng kanilang bahay, at ilang sandali pa ay naramdaman nilang may kung anong mabigat na dumapo sa kanilang bubungan. Mabilis na tinungo ni Rosie ang bote ng langis at tama ang kanyang kutob pagkat nakita niyang umaawas na iyon. May aswang na ibulalas niya. Mabilis na silang kumilos. Kinuha ni Nika ang bagakay na nakasandal sa dingding. Iniabot na rin ng kanilang ina kay Rosie ang itak. Nang biglang may sumagi sa isip ni Pablo, nakita niyang malinaw sa kanyang pangitain na iba ito sa kanyang mga nakasagupa. Di nagtagal ay may kumatok sa kanilang pintuan at narinig niyang may tumatawag sa labas. Agad na napagsino ni Pablo at Rosie kung sino iyon. Si Pemia. Mabilis na tinungo ni Rosie ang pintuan upang pagbuksan si Pemia. Pagbukas niya ng pintuan ay nagimbal siya pagkat isa iyong aswang na agad siyang hinila nito palabas ng bahay at dinumog siya ng tatlo pa na hinila ng palayo at tuluyan ng nilamon ng dilim. Nang idilat ni Pablo ang kanyang mga mata ay narinig nila ang sunod-sunod na pagkatok sa kanilang pintuan at nasundan iyon ng isang tinig na tumatawag sa labas. Mabilis nilang nakilala kung sino iyon. Si Pemia. Tinatawag sila nito at sinasabing tulungan siya pagkat may mga aswang na humahabol sa kanya. Kaya mabilis na tinungo ni Rosie ang pintuan upang pagbuksan si Pemia. Ngunit agad siyang pinigilan ni Pablo at sinabing hindi si Pemia ang nasa labas ng kanilang bahay na tumatawag. Kinuha ng ina ni Pablo ang lalagyan ng asin at mabilis na sinabuyan ang palibot ng kanilang bahay. Naramdaman nilang nagpatuloy naman ang mga pagkaluskos sa gilid ng kanilang tahanan. Nang bigla nilang narinig ang mga katagang andyan na ang mga busaw, nagulat at napalingon sila Pablo at nakita nila ang matandang babae na nakatayo na ito. Nanapaisip naman sila kung ano ang aswang na busaw, kaya itinanong nila iyon. Sinabi nitong mabibilis at mauutak ang mga aswang na busaw, na kaya nitong manggaya ng boses ng mga nakikilala nilang tao, maging ng mga mahal nila sa buhay. Nang biglang narinig nilang may nagpipilit na baklasin ang isang bahagi ng kanilang dingding, kaya wala nang sinayang na sandali pa si Pablo. Agad niyang hinawakan ang medalyon at mabilis na naglaho sa kanilang paningin. Bahagyang nagulat ang matandang babae sa kanyang nasaksiyan at kanya na lamang naibulalas na mag-ingat ka, binata. Matapos na makita ni Rosie na nagbukas ang pintuan sa likod ng kanilang bahay, ay agad na rin niya itong isinara. Maya-maya ay narinig nila ang mga nakakakilabot na sigaw at panaghoy sa labas ng kanilang bahay. Mga sigaw na nagsasalimbayan ng mga nilalang na naglalaban. Nasabi ni Pablong tama nga ang sinabi ng matandang babae. Di hamak na mas mabibilis ang mga ito kumpara sa kanyang mga nakasagupa na. Na makailang ulit na niya itong ginawaran ng matitinding kumpas, ngunit nagagawang makailag ng mga ito.
na naisip niyang nakikita pa rin siya marahil ng mga ito. Kaya nasabi niya sa sariling kailangan niyang makaisip ng ibang paraan. At sabay na tinungga ang langis na nasa kanyang botelya. Nang biglang mula sa kanyang likuran ay sinunggaban siya ng dalawa na hindi na niya nagawang makakilos at maiwasan pa iyon. Mabilis na hinawakan ng mga ito ang magkabila niyang kamay. Na nakita niyang mabilis namang paparating ang dalawa pa upang atakihin siya habang nakadipa. Nasabi ni Pablo sa sarili na epektibo ang naisip niyang paraan na sinadya niyang magpahuli sa mga ito. Kaya mabilis niyang ibinuga sa dalawa ang langis na nasa kanyang bibig at agad na umusok ang mga bahagi ng katawan ng mga ito na tinamaan ng langis na iyon. Natila nalusaw lalo na ang sa bahaging mukha ng mga ito na siyang napuruhan, na dahil doon ay nabitawan siya at napahawak sa kanilang mga mukha na naaagnas. Mabilis na umusal at ikinumpas ni Pablo ang kanyang kamay at halos sabay na bumagsak ang dalawa sa lupa na wala ng mga ulo, na napaatras naman ang dalawa pang pasugod dahil sa kanilang nasaksihang mabilis na mga pangyayari. Agad na nagsitakas ang mga ito. Nang humupa na ang kaguluhan ay magkakasamang lumabas silang lahat ng bahay. Bahagya pa silang nagitla nang makita ang dalawang katawan ng mga busaw na wala ng ulo at binasa ng dugo ang lupa ng kanilang bakuran. Sinabi ng matandang babae na mabuti at napagtagumpayan niyang mapaslang ang mga ito. Ako ang pakay nila, saad pa ng babae. Sila ang umahabol sa akin. Nabigla itong napaluha at sinabi nag-aalala siya para sa kanyang asawa. Nagpasalamat ito kay Pablo at nagpakilalang siya ay si Aling Hesusa. Narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwento sa buhay ni Pablo, ang batang albularyo. Matapos nga nilang matagpuan ang isang matandang babae na walang malay sa gilid ng daan, ay kanila itong dinala sa bahay, na dahil doon ay may nakasagupa si Pablo na isang grupo ng mga aswang. Nakaiba sa uri ng mga aswang na kanya nang nakasagupa. Laking pasalamat naman ng matandang babae pagkat nailigtas siya ng mag-anak ni Pablo sa kamay ng mga busaw na tumutugis sa kanya. Nang magpakilala ang babae ay napag-alaman nilang siya ay si Aling Hesusa. Matapos iyon, pinagtulungan nilang buhatin ang labi ng dalawang busaw na napaslang ni Pablo at inihagis nila iyon sa hukay na kanilang ginawa at doon ay sinunog at pagkatapos tinabunan ng lupa. Nang sumunod na araw ay pare-pareho silang lumulutang ang pakiramdam dahil sa halos wala silang tulog noong nagdaang gabi. Matapos makapag-agahan ay tumulong na muna si Pablo sa kanyang ina at mga kapatid sa mga gawain sa kanilang bukid, partikular na doon sa gulayan na siyang pangunahin nilang pinagkukunan ng kanilang ikinabubuhay. Sumama rin si Aling Hesusa sa kanila. Habang abala sila sa paggawa ay nagkukwentuhan sila at tinatanong nila ito tungkol sa ilang mga bagay-bagay. Ikinuwento sa kanila nito ang nangyari at kung paano siya napadpad sa kanilang lugar. Namuli pa itong nagpasalamat sa kanila dahil sa pagtulong
at mabuting loob na ipinakita nila sa kanya. Nalaman nila Pablo na nanggagamot din pala silang mag-asawa sa kanilang lugar. Nabigla nilang nakita na nalungkot ito at naging garalgal ang tinig. Ilang sandali pa ay nakita na nilang lumuha ito, bunga ng pangungulila sa kanyang mga mahal sa buhay, at muling ipinahayag ang kanyang pag-aalala sa kabiyak na baka tuluyan na raw itong napahamak sa kamay ng mga busaw na umahabol din dito. Kaya mabilis na umuwi si Pablo sa kanilang bahay. Pagbalik nito ay may dala na itong lapis at papel. Nagtaka naman si Aling Jesusa nang humarap sa kanya si Pablo. Marahang ipinaraan nito ang kanyang palad sa kanyang mukha at pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata. Nang magmulat si Pablo ay nagsimula nang gumalaw ang kamay nito na may hawak na lapis. Napako ang tingin ni Aling Jesusa sa papel at namangha siya ng unti-unti nang nabubuo ang isang larawan doon. Ilang sandali pa ng paroon at paritong pagguhit na tuloy-tuloy at hindi man lamang tumigil ang kamay ni Pablo ay namangha si Aling Jesusa at tuluyan na itong naiyak. Ngunit ang mga luha na mula sa kanyang mga mata ay bunga ng labis na kasiyahan na lumitaw ang isang di matatawarang ngiti mula sa mga labi nito, lalo na nang iabot ni Pablo ang larawan sa kanya at sabihing ang larawan na iyon ay tagpo sa kasalukuyan, na nakita niya ang kanyang asawa na si Mang Armin, ang anak niyang si Mir, ang kanyang manugang na si Bernabe, at ang pinakamamahal niyang apo na si Bernamir, na naibulalas pa niya ang mga katagang ang apo ko. Nagpasalamat si Aling Jesusa kay Pablo. Nayakap-yakap ang papel sa kanyang dibdib. Sinabi ni Pablong, "Huwag na po kayong mag-alala sapagkat nasa mabuti po silang kalagayan at tinahanap po nila kayo." Kinagabihan, matapos na makapanggamot ni Pablo, ay napagpasya niyang puntahan na muli ang lugar kung saan nagkakatipon ang kulto. Tulad ng nauna nilang ginawa, ay di nila binaybay ang daan. Nang biglang kumulo ang langis na nasa kanyang botelya, at ilang sandali lang ay narinig nila ang huni ng mga aswang na tila dumaan lamang ito sa kanila. Kinutuban siya ng hindi maganda. Sinundan nila ng kanyang kaibigang engkanto kung saan ang tungo ng mga ito. Hinawakan niya ang kanyang medalyon at umusan. Ilang sandali lang ay naglaho na si Pablo. Samantala, sa bahay naman nila Pemya ay nakarinig sila ng mga yabag sa labas ng kanilang bahay na nakapagdulot iyon ng kaba sa kanilang maglola. Di nagtagal ay mas lumakas ang mga ingay at naging malinaw na sa kanila na mayroon ngang mga tao na nasa labas. Sila Pablo naman ay patuloy na sinundan ang mga aswang. Nasa tansya niya ay hindi bababa sa 3. Gusto niyang malaman kung ano ang gagawin ng mga ito. Sa patuloy nilang pagsunod ay natigilan siyang sandali nang mapansin na tila pamilyar ang daan na tinatahak ng mga aswang. Papunta iyon sa bahay ni Lapemia. At mas naging mabilis ang mga aswang na di na niya halos marinig ang huni ng mga ito at nawala na sa sakop ng kanyang sentido. Sinubukan pa rin nilang makahabol at mapantayan ang bilis ng mga ito. Abot-abot na ang kaba sa dibdib ni Pablo at paulit-ulit na sinasambit ang mga katagang
Wag naman po sana. Di nagtagal ay abot tanaw na niya ang bahay nila Pemya. Nagmamadali niya iyong tinungo. Nakarinig siya ng malalakas at nakakakilabot na sigaw nang papalapit na siya dito. Lalo siyang nagmabilis. Pagdating niya doon ay nakita niya ang apat na aswang sa may pinto. Na nakita niyang nakatuwad ang mga ito, na animoy mga aso, na kanya pang naririnig na humahangos ang mga ito, at tila sabik na nag-uunahan at nagmamadali. Habang tumatakbo si Pablo, ay agad siyang umusal, at nang makalapit siya sa mismong kinaroroonan ng mga ito, ay mabilis na niyang ikinumpas ang kanyang kamay. Na tila nagulantang naman ang mga ito at napahiyaw sa sobrang sakit na kanilang naramdaman. Nang gumuhit sa likod ng dalawa ang hiwa dulot ng ginawa ni Pablo. Nabagya pa ang mga itong naglupasay sa lupa sa tindi marahil ng hapdi bago tuluyang nagsitakas. Halos di naman makatingin si Pablo sa iniwan ng mga aswang pagkat labi iyon ng lola ni Pemya. Nawakwak ang tiyan nito at halos wala nang natira pa sa mga laman loob. Nagtamo rin ito ng malalaking kagat sa kanyang leeg na pati ang mga braso at hita ay may malalaking uka dulot ng matutulis at matatalim na ngipin ng mga aswang na hayok sa laman. Nagmamadaling pinasok ni Pablo ang bahay. Hinanap niya si Pemya. Paulit-ulit niyang tinawag ang dalaga ngunit wala ito doon. Lubhang nag-alala si Pablo na napahawak siya sa kanyang ulo dahil sa pagkabalisa at pilit na piniga ang isip kung ano na ang nangyari sa dalaga at kung nasaan na ito. Gulong-gulo ang isip niya. Kumuha siya ng kumot at matapos na ipikit ang mata ng matanda ay kanya na muna iyong kinumutan. Hinawakan niya ang kamay ng lola ni Pemya at nakita niyang sapilitan itong kinuha ng mga kalalakihan na nakasuot ng mahabang damit na may talukbong ang kanilang mga ulo. Kaya di niya makilala kung sino ang mga ito. Ngunit nakita niya ang isang lalaki sa kanyang balintataw na putol ang isang daliri nito. Agad niyang naalala ang anak ng mambabarang na si Juben. Nasabi ni Pablo sa sariling umanib na rin pala ito sa kulto. Kaya mabilis niyang sinundan ang direksyon kung saan tumakas ang mga aswang. Halos di siya makahinga sa sobrang pagkalabog ng kanyang dibdib dahil sa malabis na pag-aalala sa dalaga. Ibinukas ni Pablo ang kanyang mga palad at idinipa ang mga kamay. Sa tuwing masasagi ng kanyang kamay, ang mga damo at iba't ibang halamang dinaanan ng mga aswang ay pumapasok ang mga larawan sa kanyang isipan. Na kanya ring nakita ang mga dugo mula sa tinamong sugat ng mga ito. Mabilis nilang tinunton ang daan. Nakalaunan ay natagpuan na lamang nila Pablo ang kanilang mga sarili na nasa pusod na ng kagubatan. Nakaramdam sila ng hindi maganda. Di nagtagal ay naramdaman nila Pablo na may mga humihingal sa iba't ibang direksyon. Dahil doon ay tumigil sila. Nasabi niya sa kanyang kaibigan na hindi maganda ito pagkat napapalibutan nila tayo at lubang napakarami nila. Dagdag na saad pa ni Pablo. At biglang umatungal ng ubod lakas ang isa sa mga ito na tila ibinigay na ang hudyat
upang atakihin sila. Nanakita nilang halos sabay-sabay na lumundo ang mga sanga ng puno at nagsigalawan ang makakapal na mga halaman sa kanilang paligid. Agad na hinawakan ni Pablo ang kanyang medalyon at siya ay agad na naglaho. Lumikha naman ang kanyang kaibigan ng isang malakas na hangin sa palibot nila. Nakiramdam pa si Pablo. Naisip niyang kapag may nakapasok ay agad niyang gagawaran iyon ng kanyang pamatay na kumpas. Nakita ni Pablo ang iba sa mga ito na hinilang pabalik at pinuluputan ng mga ugat ng punong kahoy. Ilang sandali pa, narinig nila ang mga nakakakilabot na pagsigaw ng mga ito na nabalot ang kagubatan nang umalingaungaw ang panaghoy ng mga ito. Na di nagtagal ay nakita nilang unti-unti nang umatras at isa-isang naglaho. Nang dahan-dahan nang itigil ng kaibigan ni Pablo ang malakas na hangin na kanyang nilikha, ay ilang beses pang kinusot ni Pablo ang kanyang mga mata sa pag-aakalang na malikmata lamang siya, pagkat nakita niya si Femyang tumatakbo papalapit sa kanila. Ganap lamang niyang napagtanto na si Femyang ang papalapit nang marinig niya ang kanyang pangalan nang tawagin siya nito. Sinalubong niya ito at wala sa isip niyang niyakap ang dalaga na naluluha din itong yumakap sa kanya. Narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwento tungkol kay Pablo, ang batang albularyo. Nang sundan nila Pablo ang mga aswang, ay nagulat siya pagkat papunta pala ang mga ito sa bahay nila Femya. Nang masapit niya ang bahay ng dalaga, ay wala na ito doon at tanging lola na lamang niya ang naabutan nila Pablo na pinagtutulungang lapain ng mga aswang. Sinubukan pa ni Pablong sagipin ang matanda, ngunit huli na ang lahat. Nakita niya sa kanyang balintataw na tinangay ng mga kalalakihan si Femya, kung kaya nagmamadali niyang sinundan ang mga ito, na malaya na lamang nila na kanila na palang narating ang pusod ng kagubatan at natagpuan nila ang kanilang mga sarili na napapalibutan na ng mga aswang. Ngunit nakita nilang inatake ang ilan sa mga ito ng ugat ng punong kahoy. Ang iba naman ay nanaghoy nang di nila alam ang dahilan. At kalaunan nga ay nakita nilang umatras na ang mga ito at isa-isang naglaho. Nakita ni Pablo si Femya na tumatakbong lumapit sa kanila. Nagyakap sila ng dalaga. Matapos nilang magyakap, tinanong si Pablo ni Femya kung paano niya sila nasundan. Sinabi ni Pablong galing siya sa kanila. Agad na naalala ng dalaga ang kanyang lola. Kinamusta niya ito kay Pablo. Panandali ang hindi nakapagsalita ang binata. Di alam ni Pablo kung paano niya sasabihin kay Femya na wala na ito. Alam niyang lubha itong masasaktan. Muling inulit ng dalaga ang kanyang tanong kay Pablo. Wala nang nagawa pa si Pablo kundi aminin kay Femya ang masaklap na sinapit ng kanyang lola at sinabing hindi na niya ito nasagip. Napaiyak ng malakas ang dalaga. Maya-maya ay naaninaga ni Pablo na may mga parating. Hinawi niya si Femya upang mapunta sa kanyang likuran. Ilang sandali pa ay nakita niya ang isa sa mga ito na may hawak na itak at tila sinisigurado nito na patay na ang mga aswang na nakahandusay sa lupa. Biglang nagsalita si Femya.
at sinabing sila ang sumaklolo sa kanya. Nang makalapit ang mga ito sa kanila, ay agad na nagpasalamat si Pablo sa mga ito. Napansin niya na katulad niya ay may kaibigan din silang engkanto, na siya palang may gawa ng pagpapagalaw sa mga ugat ng punong kahoy na pumulupot sa mga aswang. Nang tuluyan na niyang makaharap ang mga ito, ay bahagya pa si Pablong nagulat nang mapagsino niya ang mga ito. Bernabe, wika ni Pablo, Mir, Mang Armin, at si Bernamir, na inisa-isa niya ang mga pangalan nila. Nagulat naman si Bernabe at tinanong kung paano niya sila nakilala. Sinabi ni Pablo ang nasasabik na si Aling Hesusa na makita sila. Nagliwanag ang mga mukha nila nang malamang buhay si Aling Hesusa, na napasigaw pa si Bernamir na nasambit ang mga katagang buhay si Lola. Oo, mabilis na tugon naman ni Pablo at sinabing gustong gusto ka na niyang makita. Bago sila umalis ay tinipo nila ang mga bangkay na napas lang. Nalungkot si Pablo pagkat namumukhaan niya ang iba sa mga ito na mga mag-aaral sa kanilang paaralan. At kasama na dito si Huben na napas lang ni Bernabe nang sagipin nila si Pemia mula sa mga ito. Sinabi ni Bernabe na mga bagong yanggaw ang karamihan sa kanila. Sumang-ayon naman si Pablo kay Bernabe at sinabing may kulto kasi ng mga aswang sa kanilang lugar. Matapos matipon ang labi ng mga bagong yanggaw na aswang, ay kanila na itong sinunog at nilisa na ang lugar. Nang malapit na sila sa bahay nila Pablo, ay tumatakbong pumasok ng bakuran si Bernamir na tinatawag ang kanyang Lola Hesusa, na mabilis namang napabalikwas ang matanda nang kanyang marinig ang matinis na tinig ng kanyang apo. Bernamir, apo ko, wika ni Aling Hesusa, at mabilis na siyang bumangon at lumabas. Mabilis niyang niyakap ang kanyang apo nang makita niya ito, na napasigaw naman si Bernamir ng Lola sa sobrang tuwa. Walang mapagsidlan ang kasiyahang nararamdaman nilang lahat nang makita nila si Aling Hesusa. Naluluha ring niyakap ni Mir ang kanyang ina, gayon din si Mang Armin at Bernabe. Di matapos-tapos ang pagpapasalamat nila kay Pablo, na sinabi nitong walang anuman iyon, at nagpasalamat din siya sa pagkakaligtas nila kay Femia. Kasabay ng masayang tagpong iyon ay unti-unti na rin nagliwanag sa pagsisimula ng isang bagong umaga. Naghanda sila Rosie, Nika at Femia ng kanilang maaalmusal, na di pa rin maiwasan ni Pemyang maiyak kapag naaalala ang kanyang lola. Kaya magkatulong siyang inaalo nila Rosie at Nika. Habang kumakain ay masaya silang nagkwentuhan. Aliw na aliw sila Rosie at Nika kay Bernamir pagkat napakabibo nito, kahit ang kanilang ina ay tuwang-tuwa dito. Si Pablo at Bernabe naman ay nagpalitan ng kanilang mga karanasan ukol sa mga aswang. Bago magtanghali ay nagpasya ng umuwi sila Bernabe. Niyaya pa sana nila sila na doon na magtanghalian, ngunit tumanggi na ang mga ito. Muling nagpasalamat sila Bernabe kanila Pablo at sinabing hindi iyon ang huli nilang pagkikita. Gumanti rin ng pagpapasalamat sila Pablo kanila Bernabe dahil sa pagkakaligtas nila kay Femia. Nang makaalis na sila Bernabe ay tinulungan nila si Femia na asikasuhin ang labi ng kanyang lola. Sinikap din nilang maipagbigay alam ito sa kanyang ina na nasa Maynila. At makalipas nga ang dalawang araw ay dumating na
ang nanay ni Pemya. Sa burol ng kanyang lola ay kinausap siya ng kanyang ina at sinabing kanya na lamang siyang dadalhin pabalik sa Maynila pagkat wala na siyang makakasama doon. Nalungkot si Pemya at napatingin kay Pablo na naroon din sa lamay na tumutulong din sa pag-aasikaso kasama ang kanyang mga kapatid. Nang magkaroon ng pagkakataon ay kinausap ni Pemya si Pablo. Naupo sila sa labas ng bahay. Sinabi ng dalaga kay Pablo ang plano ng kanyang ina. Agad na nabakas ni Pemya sa mukha ni Pablo ang lungkot. Agad na hinawakan ng dalaga ang kamay ng binata at sinabing ayaw rin niya na magkalayo sila pagkat mahal na mahal niya ito. Na kahit gaano pa di umano kapanganib ang sitwasyon nito ay di niya iyon alintana. Kaya nga lamang ay kailangan niyang sumunod sa kanyang ina pagkat iginagalang niya ito at ayaw niya iyong suwayin. Naunawaan naman ito ni Pablo ngunit sinabing hindi niya maiaalis sa kanya na malungkot. Nagyakap ang dalawa na naluluha si Pemya dahil sa napipintong paghihiwalay nila ng pinakamamahal niyang si Pablo, na habang magkayakap ay bumalik sa kanyang alaala ang masasayang tagpo na magkasama sila. Gayun din ang mga panganib na kanyang naranasan kasama ang binata. Nang maghahating gabi na ay unti-unti nang nag-uuwian ang mga tao. Nang halos sila na lamang ang natitira at dalawa nilang kamag-aral ay bigla na lamang umuga ang halos buong kabahayan nang may dumapo doon. Bumilis na bigla ang pagtibok ng kanilang mga puso. Kinutuban na kaagad si Pablo ng hindi maganda. Malakas na naibulalas ni Nika na mayroong aswang habang hawak-hawak niya ang kanyang botelya ng langis na umaawas ito habang kumukulo. Mabilis nilang tinakbo ang pinto ng bahay sa harap at likod. Isinara na rin nila ang mga bintana. Sinabi ni Pablo sa kanilang kahit anong mangyari ay huwag silang lalabas. Tinakbo nila Rosie ang kusina at kinuha ang lalagyan ng asin. Kanilang sinabuya ng asin ang palibot ng loob ng bahay. Bago lumabas ay sumilip si Pablo sa siwang ng pinto. Laking gulat niya nang makita kung gaano karami ang mga ito, na sa kanyang pagkaunawa ay dalawang uri ng aswang ang nasa labas pagkat may nakita siyang mga walang anumang saplot sa kanilang mga katawan at mayroon din namang mga nakadamit. Ngunit mga nagbago na ang anyo ng kanilang mga mukha na mabalasik ang mga ito na talaga namang nakakasindak ang mga itsura. Pumikit si Pablo. Sa halip na sa pinto ay sa bintana siya dumaan at agad na ipinasara iyon. Pagbagsak niya sa lupa ay agad na siyang umusal at ikinumpas ang kanyang mga kamay. Tinamaan agad ang dalawa sa mga ito na nakita niyang naglulupasay pa sa lupa. Mabilis naman niyang naaninagan ang tatlo na nagmamadaling lumapit sa kanya, kaya agad niyang naisip na hawakan na ang medalyon upang maglaho. Ngunit mula sa kung saan ay may humawak sa kanyang kamay. Nang lingunin niya ito ay nakita niya ang sungayang aswang at gamit ang isang kamay ay hinablot nito ang medalyon ni Pablo at mabilis siyang binigwasan. Agad siyang tumilapon at kasunod noon ay dinumog siya ng mga aswang na nakapaligid sa kanya. Idinilat ni Pablo ang kanyang mga mata at nasindak siya sa kanyang nakita sa balintataw. Narito
ang sungayang aswang na ibulalas ni Pablo. At dito po, pansamantalang nagtatapos ang kwentong itinampok po natin sa pagkakataong ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang karugtong po ng kwento nating ito dito lamang sa Mga Totoong Kwento na Kababalaghan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.